nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal Bratanelia daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaction niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako Bratanelia o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, Bratanelia yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Kaugnay dyan, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para saan po ang pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes, napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kaninang sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong sagot sa mga kongresista that you will forgo the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and well defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan niyo? Parang ganun po yung lumalabas daw. Oo. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasubmit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila
para sa Office of the Vice President. Kaya fino-forgo na namin yung question and answer. Unang-una, dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao.